Managed by international talent agency ng MLD Entertainment ng Korea. Sinasabi ko sa inyo, bigatin talaga sila. Kilalanin natin ha, itong isa pang rising P-pop group mula yan sa reality show na Dream Maker, kung saan nagmula rin ha yung ating all Pinoy global pop group na Horizon. Kaya naman, wag na nating patagalin. I-welcome na natin Wilson, Mackie, L, Sad, at Jom, ang mga promising boys ng New Eid. Welcome sa Match Made, guys! Grabe naman! Alam nyo, yung itsura nyo, parang ang dami-dami yung ligo. Ganun ang itsura nyo. Oo. Ako, pahulas na ako, pero kayo, ang dami yung ligo. Ganun ang freshness nila, mga kapatid. Pero bago ang lahat, bumati muna kayo sa ating mga viewers and listeners. 3, 2, starting you, what's up? This is New Eid. Hello po. Ayan, welcome dito sa Match Made, guys. Hello. Kamusta naman kayo? Alam nyo, may isa kasi ako sa inyong kilala ko talaga. Sino? Sino ba? Kaya lang kasi iba na yung name niya. Wow! Rebranding. Rebranding. Hindi, nice to see you, Josh. Of course. Alam mo, isa to sa mga nakakakwentuhan ko talaga din before, and isa to sa talagang pangarap niya. Kaya I'm so happy to see you. Thank you. Oo, na talagang you're following your dreams, pinupursue mo yung dreams, and of course sa grupo mo ngayon, kwentuhan niyo kami sa naging journey niyo. Paano nangyari yan? You are managed ngayon by an international... Yes, Korean management. Paano ang naging journey ng New Eid? Actually, di ba po, galing po kami sa survival show called Dream Maker. Yes. And then yung nag-rank 1 to 7 po, they were formed as Horizon. And then yung ranks 8 to 16, were given a second chance po para makita po yung talent nila. And those people po ay kami. We were ranked 8 to 16. Kaya sobrang excited po kami na kahit pa paano nagbigyan po kami ng second chance. Bongga, deserve nyo yan kasi magagaling kayo. Wow. Thank you po. Totoo. And of course, syempre, I'm sure ang dami yung mga naging challenges dun sa competition, no? Yes, boss. And lalo na ngayon na minamanage kayo ng international na management. Paano yung mga training? Kasi pagka P-pop, ano ka talaga, part ka ng ganyang klaseng group, I heard na grabe yung mga trainings nyo. Yes. Kwento, parang paiyak ka na dyan. Paiyak na siya sa mga trainings na naganap. Kwentuhan nyo kami sa mga behind the scenes na nagaganap. Kasi usually yung mga fans, nakikita nila yung total performance ninyo, yes. ang smooth ng mga ganap ninyo sa stage. Pero what's behind that? Parang tip of the ice lang yung nakikita ng mga ng mga fans, yes. So yung nasa ilalim, paano yun? Pati ng ilalim. Ipakita mo sa amin. Ayun po, syempre, nag-training po talaga kaming sumayaw. Like, breakfast po namin dancing, tapos dinner po namin dancing din. Uy. So, wala po talaga kaming choice kundi mag-improve kasi every day po, we do the same thing over and over. Pero, I think, para naman din po yun sa improvements namin. And, feeling ko naman po nakikita po yun ng mga audience po namin. Worth it naman yung pagod natin sa Koreas po. At hindi kayo susuportahan ng mga fans ninyo. Diba? Kung hindi worth it yung ginagawa ninyo, diba? Right. Ang galing, grabe. Pero ano ba yung target ng New Eid? Parang years from now, saan nyo ba nakikita yung mga sarili ninyo? Sige, isa-isa. I feel like one of our goal as a group is like to become one of the top P-pop groups in the whole Philippines, to represent also the Philippines to the whole world. Mm-hmm. And hindi imposible yan, diba? Yes! Let's go, New Eid! Oo. Go ahead, sino pang pwede sumagot? Siyempre po, gusto po namin maging inspiration po sa ibang tao. Nakakaya din po nilang gawin kung ano po yung ginagawa po namin. Tama. Yes. And to add to that. Paano? Ngayon, dito ngayon, sa ano ni Ate Ana. And to add to that po, nagsimula po kasi kami from scratch talaga. Some of us can't sing, some of us can't dance. Pero nadadala po talaga sa hard work po lahat ng bagay. Kaya sana po maging inspiration po kami sa mga aspiring idols din po tulad namin. Definitely. Pero of course, you want to add something?
Ah, hindi na po. Okay na. Mabilis ka usap. Mabilis ka usap mo. Ah, wag na. Okay na ako sa sagot nila. Oo. Pero of course, guys, I wanna know. Kasi kakaiba yung ano nyo, group name nyo, New Eid. Akala ko nga nung New ID. Ano ba? No, hindi. New Eid po yan, mga kapatid. Bakit yun ang naisip nyong group name? Okay, so basically po, yung pronunciation is, di ba po, kala nyo po ID. Pero galing po siya kay Sigmund Freud's philosophy na id, ah? Ego, and super ego. Pero hindi na po tayo magde-delve deeper. May natutunan na naman ako. Okay. So basically po, new identity po siya every comeback. So every release po namin, ooh, magkakaroon po kami ng bagong concept na ipapakita, wow, po sa mga tao. This time po sa debut namin, pinakita po namin is second generation K-pop po. That's why. Tapos, okay, hopefully sa next comeback ay iba naman pong spice. Oo naman, looking forward kami, yes, dyan sa mga iba't ibang klaseng... Sana po makabalik po kami dito. Ay, bumalik kayo bukas. Comeback na po bukas. Agad-agad, balik kayo. Oh. Kakaiba yung ano nyo, ah, yung pangalan ng grupo nyo. Sino nag-isip? Kayo din ba? Si Tad ng... Kaya po alam niya po. Management po. Management. Yes, pero maganda yun, ah, yung idea na yun na every time lalabas kayo, meron kayong something new to offer. Yes po, and we were, diba, trained to do every single concept po na iba to sa amin. Totoo, but at the same time, it's a bit of a challenge kasi, di ba? So, kailangan panindigan namin tong new ID. So, papaano, gaano katindi yung pressure nun? Ano lang po, basta po nag-training po kami for 6 days a week, 12 hours a day. Kaya, oh, feeling, wow, po naman, kaya po namin siya na ma-pull off. Pero kitang-kita namin, guys, kung gaano kayo ka-dedicated talaga and passionate sa ginagawa nyo. Kaya deserve nyo talaga, wow, na mas makilala pa dito sa larangan na to. Yes, and I'm sure maraming mga fans ang naghihintay ngayon sa inyong ibibigay na performance. Siyempre, mga pasabog ninyong performance. Kaya naman, huwag na nating patagalin. May hinanda sila para sa inyo, mga kapatid. Once again, please welcome New Eid!